Panginoon tayo ngayong umaga. Amen. Tinatawagan ko po ang ating punta ng pagpaawi, Brother Abe Antonio. Seminary, dinala ko dito sa Maynila noong siya ay bagong tapos ng high school sa amin. 17 years old at nag-aral din sa Project 8. And then, ang pangarap ko dito maging abogado sana para may susunod sa akin doon.
Eh noong nagmarins yung isang pinsan namin doon at naging umarins din si ano di ba kapatid ni Gretchen? Marins din. Eh nakita niya yung mga baril nila na magaganda, eh gusto niya yung maging sundalo. Sabi niya, kuya, ayaw ko lang mag-abogado, sundalo na lang. Kaya ito po ay sundalo, pero napakaganda po ang ministry nito sa... Yes. Ano yung tam po yun si Isabella? Sa 5 second ringgit. Tampa, anong pangalan yun? Tampa... Itchage, Itchage, no? Itchage Isabella? Melchor F. De La Cruz, Itchage Isabella. Itchage Isabella. Siya po isang kawain ng army. At napakaganda sapagkat merong mga PMA-er doon na naligtas, tumanggap sa Panginoon. Amen. At sila nagbabibulis na ligtas sa mga sundalo doon. Nagpadala tayo ng mga Bible, patuloy ang kanilang pagbabibulis study at yun ang kanyang ministry. Siya ay mag-share sa atin ng testimony. Brother Freddy. Amen. Thank you po, sir. So, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Good morning po. Nagagalak po ako na first time kong umaten dito sa Northside Bible Baptist Mission. Tama po yung sinabi ni Kuya kasi ako noon gustong-gusto ko talaga na maging abogado sana pero hindi pinalad dahil noong 2014 ako po ay graduate sa Bible College. Nag-aaral po ako sa secular. Sabi niya, sa best sleep po ako nag-aaral. Kasama po kami ni Brother Jomar. Magkasama niya, partners in crimes kami niyan. Lahat sa kalokohan. Sabi niya, hindi mo talaga bro. Lahat na ng professor, pinapatalasin mo. Sabi niya sa akin. Wala, matigas yung ulo ng professor namin. Pero sa awa ng Panginoon, nung ako ay nag-decide na pagpatuloy yung pag-aaral ko sa secular, kinausap ko na si Kuya, sabi ko, graduate na yung kapatid ni Gretchen, yung pinsan namin isa, parents. Kaya maganda rin ito. Ipangarap ko rin ito eh. Pangarap ko rin na maging sundalo, hindi kaya maging polis. Kasi nung pagdating ko dito sa Maynila, tinala ko ni Kuya dito, sabi ko, anong gusto mong pag-aralan pag tapos mo sa Bible College, sabi niya sa akin. Ayun, pwede ba? Pulis na lang. Wala. Anong pulis? Wala kang buwan dyan. Matututo ka lang na mangutong dyan, sabi niya sa akin. Mag-abugado ka na lang. Sabi niya sa akin, sabi ko. Ang hirap ata to ah. Pero, sige na, pag-pray natin, sabi ko. Pero nung hindi alam ni Kuya na nung third year na ako ng college, minsan, nagkakating class na ako, nagpapaalam na ako sa mga professor kasi yung mga professor ko dun sa college is kaibigan ko. Mga kaibigan ko, kaya, sir, pwede bang hindi muna ako pumasok? Sige, walang problema, yung exam mo, ako na magsasagot, sabi ng mga professor sa akin. Natuto sa kuya eh. Nung, kahit nag-exam ako sa entrance exam ng Philippine Marines, sa awa ng Panginoon, pinalad ako, sabi ko, pinagpipray ko ito, kahit ayaw ni Kuya, wala siyang magawa. Kasi pangarap ko ito eh, pinagpipray ko sa Panginoon. Pero hindi alam ni Kuya. Pero noong 2017, mayroon na kaming order na mag-training na kami. Sabi ko, Kuya, mag-training na kami. So, hindi niya pa niya alam, siguro medyo masakit yung loob niya sa akin kasi hindi ko tinupad. Yung pangarap na lang, mag-abogado ako eh. Maging sundalo na lang. So sa awa ng Panginoon, nung kami ay nag-report na, tapos na yung training namin, nag-report kami sa, ang unang destino ko is sa Nueva Ecija. Ito, kawawa kami. Sa danas ng hirap na dinanas ko, kasi pag once na ikaw ay bagong graduate, talagang imomold ka talaga sa civilian to military discipline. Kasi kailangan yon na ikaw bilang isang sundalo, madisiplina ka. Iba yung disiplina ng pulis at saka sa military. Si once na ikaw ay nag-military, ang hawak mo kasi is baril. So, puputulin yung sungay mo. Na kahit gusto mo nang patayin na kita, parang ganun ba, pero hindi mo magawa. Kasi nga, puputulin yung pride mo. Kasi yung baril na hawak mo, baka iputok mo sa kasama mo. So yun, napakaganda na sabi ko, salamat sa Panginoon. Amen. Wala pong namang nangyaring ganun. So, yung pride,
nawawala. So, ganun din bilang isang Kristiyano, yung pride natin ay dapat hindi natin That's right. Yes. Pinapairal yung pride natin. Kundi bagkus, pinapairal natin yung pagiging Kristiyano natin. So, nung nag-report ako sa Isabela, mayroon na kaming order na nung nasa Nueva Ecija kami sa Port Magsaysay, mayroon na akong order na lilipat sa Isabela. So ngayon, pagdating namin sa Isabela ng madaling araw, ganun na naman, hirap na naman ang dinanas namin. Kinabukasan, siguro mag 2-3 weeks na ako doon, mayroon ko siyang official na lumapit sa akin. May Bible study tayo mamaya, tawagin yung mga kabats mo. Sabi niya, yes sir, ano ko. Tinawag ko yung mga kabats ko, marami kami, siguro mga 40 plus kami na magkakabats na assign sa Isabela. Kasi ang tawagan namin pagka magkakabats, Ching, Choy, yun yung tawagan namin. Ching, mayroon tayong Bible study daw, sabi ni ganito. Sige. Yung oras namin dapat accurate. Hindi ka malit ng isang oras, hindi ka dapat malit ng isang minuto o segundo dapat. Once na sinabang 10:30, dapat 10 o'clock andun ka na. So, nandun kami. Nagulat ako. Kasi, wala, hindi na ako nakakapagsimba. Ilang buwan na rin. Wala nang simba, wala may Bible study. Hindi kami makalabas kasi bagong graduate kami. Nagulat ako. Yung kinakanta nila, kinakanta ko rin. Ano, okay to ah. Siguro, born again to. Sabi ko ganun. O maya-maya, nakita ko yung preacher na official, na PMA-er. Yung pinag-preach niya, ganun din yung itinuturo namin ah. Ganun din yung pinag-aaralan namin, sabi ko. Nagulat ako nung nag-testimony na siya. Siya pala ay naligtas sa PMA, which is ministry ni Pastor Gil Laurena. Doon siya naligtas. So, yun, nag-fellowship kami. Ngayon, nakita niya yung summary of information. Ang tawag kasi namin sa applications namin, pag once na pumasok pa sa military is summary of information, yung tungkol sa sarili mo. Parang kumbaga sa pagpasok natin sa trabaho is by data ang tawag, o sa kayo natay resume yung batay o resume, parang ganun. So nakita niya yung diploma ko, matindi pala itong fund na ito, graduate pala sa Bible College to, pastor pala to. Sabi niya, pinatawag niya ako sa opisina niya. Eh nandun ako sa kalagitnaan ng araw. Tawag ako ito, nag-exercise kasi nga bagong graduate. Yung sino si Benito dito? Sir, taas ako ng kamay. Pinatawag ka ng kapting doon. Punta ka doon sa opisina niya. Kasap. Yes, sir. Takbo ako. Punta ako doon sa opisina. Sir, pinapatawag niyo daw po ako, sir. Nakasun. Kagano'n ako. Huwag ka lang na ganyan. Sara mo yung pintuan. Sabi niya, sinara ko yung pintuan. Ganun ang bagong graduate dapat. Snappy. Ganun. Yun lagi, attention. So pagdating namin doon, pagdating ko sa opisina, bro, sabi niya sa akin, bro na yung tawag eh, hindi na, wow. Hindi na body. Pag tawagin ka kasi ng mga official body, gano'n. Kaya sabi niya sa akin, bro, graduate pa pala sa Bible College. Wow. Pastor ka pala. Niya, dapat ikaw yung mag-preach, hindi ako. Sabi ko lang, sabi niya. Sabi ko, sir, hindi mo po pwede yan, sir, kasi alam naman natin is yung seniority yung ba natin. Eh ikaw, ako, bagong graduate, ikaw, official ka, sir. Hindi, akong bahala, sabi niya, hindi, sir. Siguro kung mas maganda, sir, mag-song leader na lang ako or mag-MC. Yun yung sabi ko, for pang-umpisa lang, para hindi, siyempre, yung pride kasi ng tropa na senior, tapos tuturuan ng junior. Ang tanong kasi sa amin. So, paglipas ng panahon, sabi niya, eh yung mga tropa namin doon na medyo may sukay na rin kami, marami na rin yung mga junior namin, mga bagong graduate na report doon sa amin. Kalipas ang mga ilang buwan, magre-reklamo na yung mga tropa namin. Pero, sabi kasi siyempre kilala na rin nila ako kasi nagtuturo na rin ako minsan, nag-song leader, nag-MC.
Kasi ang kwan namin doon, mayroon kaming Bible study sa Martes, mayroon kaming Bible study sa Huwebes, sa Linggo, mayroon din kaming service doon. Wow! So, dalawa po yung official na sa awa ng Panginoon, naturukan natin kung paano maggawa ng outline, paano gumawa ng lesson. So, sa awa ng Panginoon, na-share ko yung natutunan ko sa Bible College. Yun, na... yung 2 hours na magtuturo yung official nagiging 30 minutes na lang. Kasi nung una nagrereklamo sa akin yung bro, sino yung magtuturo? Sabi sa akin nung mga kasama ko na binabible study namin mga sundalo din. Pag sinabi kong ako, sige, bilisan na natin, magbihis na kayo para matapos agad. Pero ganun yung kanila, pero yung impact ng salita ng Panginoon, maliwanag sa kanila. Kasi, amen! Sinasabi ko, tinatamang ko kagad, maliwanag ko ba mga sermang? Ganun yung bungad ko lagi pagkatapos. Eh yung mga official, hindi pa nila alam. Maganda yung talagang pag nasa harap na sila, naganahan na nila. Eh, tinitignan ko yung oras mo. 2 hours na, wala nang interest yung mga iba na makinig. Na siyempre, sa hiya na nila, ikikinig na lang sila. Kasi siyempre, yung nagsasalita sa harapan, official, wala na silang magawa. So, narinig ko yung kakulangan namin doon. Sabi ko, wala tayong Bible. Puro screen lang. Eh yung screen namin, minsan nagluloko. Kaya yung Bible, yung sa screen na Bible, hindi namin nagagamit. So sinabi ko, kuya, kung may kakilala ka dyan, magpadala ka ng Bible dito. Sa awa ng Panginoon, 1 week ata po yun, dumating na eh. Dalawang karton dumating sa amin. Hanggang ngayon, ginagamit namin sa batalyon namin, sa awa ng Panginoon. So, ngayong 2020, nung nakarang taon, mayroong dalawa na ranger, na master sergeant, na naturuan namin ng salvation. Ngayon, yung official namin, na kasama namin, yung company commander namin, lumipat na. Na ina-assign dito sa Manila, sa Camp Aguinaldo. Yung mayroon kami kasing group chat, tuloy-tuloy pa rin sila na nag-share ng salita ng Panginoon kahit saan sila napunta. Yung isa ko rin po company commander din na 2009, a year din siya, PM a year din. Na-assign siya ng Batangas, sabi niya, bro, magpatuloy kayo dito. Walang problema, sir. Kasi supportado naman tayo ng batalyon commander namin. Yung batalyon commander namin, every Sunday, nagbibigay po siya ng 1,000 merienda namin sa service namin. Supportado niya, so walang problema. So lahat ng tropa, sumasama din sila. So ngayon, yung company commander ko na isa, nalipat ng Batangas, naghanap siya ng Bible Baptist doon. Ngayon, nag-conduct naman sila ng Bible study. Ngayon, wala ko isang buwan, nilipat na naman sa La Union. So ngayon, nag-conduct na naman sila ng Bible study, sir. Maganda po yan, sir. Pagpatuloy lang natin, kasi malapit ng pagdating ng Panginoon. Kasi sa Armed Forces, kami ang unang-unang maramdaman namin yung impact ng pagbabago ng ating pamahalaan. Kasi nakikita namin, kami ang number one na nakakaalam sa mga nangyayari sa ating bansa. Kasi tinatapon agad sa amin. Sa intel ng AFP, Armed Forces of the Philippines, galing sa DND, ipasa sa Armed Forces of the Philippines, sa Army, sa Marines, sa Navy, sa Air Force. So, malalaman namin agad yung mga nangyayari. So, sabi ko, sir, pagpatuloy lang natin. Kasi malapit na talaga. Pasama na ng pasama ang mundo. So, pagpatuloy lang natin na maglipod sa Panginoon. So ngayon, yung kakilala namin na si Pastor Eliasar Ponciano doon sa La Union, yung kapatid niya na si Pastor Jonathan Ponciano, kuya, yung kapatid niya, inimbitahan ni Captain Jerry Galera, yung company commander ko na nandoon. Tinawagan ko siya, sir, kilala ko po yung pastor na yan, yung inimbitahan mo, sabi ko ganun. Kakilala niya po kami. Kasi ka-fellowship namin siya doon sa Ilocos. Sabi ko, ay ganun, di maganda. O sir, regards na lang sir. Sabi ko, pagpatuloy lang natin na maglingkod sa Panginoon. Amen. So ngayon, tatlo po kaming natira doon. Dalawang ranger na master sergeant. Tapos ako. Pero ako kasi, nandito na ako sa Maynila. Kasi may seminar po kami ng CMO, which is Civil Military Operation. Yung sineminar namin dyan sa Camp Aguinaldo.
So, bago mag New Year, first week of January, nagulat tumawag sa akin yung one. Bro, usap, Happy New Year, sabi niya sa akin, Happy New Year din po sir, sabi ko gano'n. Bro, mayroon akong nakita dito sa taga Victoria Tarlac siya, si Ranger Gabaon, Master Ranger Gabaon. So, ang sabi niya sa akin, bro, nakakita po ako ng Bible Baptist dito sa Victoria Tarlac, dito sa amin. So, nakita ko naman yung aral nila, eh talagang based sa Bible. So, na kwentuhan namin, sabi niya, sige, dyan ka na umating sir, wala nang problema, basta makita mo na talagang nag-aaral, nagtuturo ng salita ng Panginoon talaga. Oh bro, amen, sabi niya, ganun, mamaya-maya, may surprise ako, sabi niya, nagpabaptize na ako dito, ngayon din. Sabi niya, kakatapos lang. So sabi ko, praise the Lord, salamat po at amen sir. Sana magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, ang encouragement lang na maibabahagi ko, siguro ang pinaka-isa na pinaka-busy at walang day off, kahit sabihin mong holiday, wala kaming holiday. Ang binibigay lang sa amin kung nagpaalam lang kami, papayagan o hindi. Yes or no lang yung inaantay namin. Kagaya nung kahapon, nagpaalam ako, sir, pwede po bang ganito, ganyan? Sige, walang problema, magsisimba ka lang pala. Sabi niya, so pinayagan ako. Amen. Kami po, wala po kaming day off. So kami po siguro yung pinaka-busy na isa sa pagtatrabaho. Kasi on earth kami lagi, on call. So kahit sobrang busy natin sa ating trabaho, siguro alam ko, mayroon din mga trabaho, bawat isa sa atin, mayroon tayong trabaho sa ating pamilya. Pero huwag natin sanang ipagliban or dapat hindi mawala sa atin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yun po yung pinaka-the best. Kung wala ang Panginoon sa atin, wala din po tayo sa pinalalagyan natin. So yun po yung pinaka-the best na encouragement at testimony ko po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay makakapakinig ng tanging bilang. Natawagan po po si Brother Jacob. Amen! Wonder why
to find. Sometimes these answers come with time. Now right away, we wait to see. Sometimes we never get those parted scenes that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait. Oh,
morning po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Let us open our Bibles in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 19 and 21. Tatlong verses lamang po. Mag-umpisa po tayo sa verse 19, 20, and 21. Okay, ito po ang sinasabi sa aking Bible. Verse 19. To it, that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Last verse. For He hath made Him to be sin for us. I repeat, for God hath made Christ to be sin for us, who knew no sin, wala siyang kasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him. We can be considered as righteous or saint in the sight of God because of Christ. Inako niya ang ating kasalanan. Let us pray. Thank you, Lord, for giving us this time to worship you and to serve you. We are giving you all praise, glory, and honor. We pray that you search our hearts and forgive us of all our sins. We pray that the Holy Spirit will speak to the hearts of everyone this morning, that the word will be very clear to the hearing of each and every one. Nawa, Panginoon, may mga ligtas sa umagang ito at inyong mga anak ay mapalakas sa kanilang pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Nakakatuwa po na makita natin ang mga anak ng Panginoon na lumalago sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ako'y natutuwa. Si Brother Esong, tingnan nyo, nag-EMC na. Yes! Ako'y natutuwa, tingnan nyo si Brother Esong, leader na. Yes! Sa susunod nyo, si Brother Jomer, baka MC na yan. Amen! And I am happy for the talent of Brother Jacob. Maganda po si Brother Jacob. Eh. I'm happy that you are using that for the Lord. Amen! At yan ang purpose ng church. Madala natin ang mga tao sa Panginoon, mailapit natin ang mga tao sa Panginoon, at makapaglingkod sa Kanya. I remember, during the Vietnam War, there was an American soldier who was one of the casualties of the Vietnam War. Doon sa sundalo na yon ay natagpuan sa bulsa ng kanyang camouflage ang isang New Testament Bible, yung Gideon's International, noon po nakikita ninyo mga English na maliliit, pocket Bible. At doon sa gitna ng Bible na yon, excuse me, nakabaon ang bala ng baril na isa sa, maliban doon sa tumama talagang tumagos sa katawan eh, to nakalagay yung bala ng baril doon sa Bible. At yung Bible na yun ay kinuha nila at ibinigay sa pamilya noong sundalo na namatay. At noong binuksan nila yung New Testament Bible, nakasulat doon sa unang pahina, handwritten noong sundalo, nakalagay, this day, nakalagay yung petya, this day, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Amen. Kaya yung testimony ni Brother Freddy talagang hindi ko akalain na itong pinsan kong ito ay dadalhin ng Panginoon sa military at siya ay magiging soul winner doon, sapagkat ang pangarap ko dito ay maging abogado sana. Kaya hindi natin alam kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes. Hindi natin alam. All we have to do, kagaya ng message na sinyerin ng kanta ni Brother Jacob, all we have to do is to wait. Hintayin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito po sa ating nabasa, I want to share to you a message entitled, How to Win Souls
to the Lord. Ang tema natin sa buwan ng February ay Win the Lost at Any Cost. Sa susunod na buwan ng March, bukas po ay March na. March 1. Dahil wala naman tayong February 31 at 30. At ang magiging theme natin ay bago, Growing Grace. Yung paglago naman ng mga anak ng Panginoon. So, dito sa ating nabasa, ang ibinigay kong title dito ay How to Win Souls to the Lord. Sa verse 20, ang sinabi kasi doon na yung mga anak ng Panginoon, we are ambassadors for Christ. We are the representatives of heaven to this planet, to this earth. At ang dala-dala natin ay mensahe ng Panginoon. Kaya doon sa verse 6 and 8 ng chapter 5, ang sabi doon, therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in this body, ibig sabihin habang tayo nabubuhay sa katawang ito, we are absent from the Lord. Wala pa tayo sa langit sapagkat nandito pa tayo sa laman. Verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Nang ibig sabihin, kapag ka nawala tayo sa katawang ito, ibig sabihin, namatay na tayo. Wala na tayo dito sa katawang ito, tayo naman ay nasa Panginoon. Yan ang kagandahan sa mga anak ng Panginoon. Sapagkat ang kamatayan sa anak ng Panginoon, ang sabi sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. So, heaven is our final home. There will come a time that God will call us home, na kagaya ng mga ambassadors, when the United States and its allied forces attack Iraq. The first thing that the allied forces did is to recall their ambassadors. Pinauwi muna nila yung mga consul, yung mga ambassadors nila sa Amerika bago nila binomba ang Iraq. There will come a time that God will pour His wrath sa planet, sa mundong ito, pero bago mangyari yan ay papauwiin muna tayo sa langit. Because we are His ambassadors. Ang sabi doon sa verse 20, now then we are ambassadors for Christ. Now, ang isa sa mga pinapagawa ng Panginoon sa atin habang tayo ay nandito sa lupa ay magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kailangan nating i-share, ipamahagi ang salita ng kaligtasan sa Panginoon sapagkat yan ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, ipinako sa cross, inilibing at nabuhay na mag-uli. Yes. That is the main message of the Bible. As a matter of fact, the Great Commission says, go ye into all the world and preach the gospel to every nation. Kasunod niyan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost and teaching them to observe all things I have commanded you. So, yun po ang obligasyon natin bilang mga anak ng Panginoon. Now, kapag ka tayo nagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon, nagsishare ng salita ng Panginoon, ang unang-una na ibahagi natin sa kanila ay ipakita yung kanilang makasalanang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Yes. Nakagaya natin, bago natin nakilala ang Panginoon, naunawaan muna natin na tayo ay makasalanan sa harap ng Panginoon. Show Him his sinful condition. Unless a man recognizes his sinfulness and unworthiness before God, there is no reason for such a man to call upon God. Pero maliwanag sa Bible, sa Romans chapter 3 verse 10, it is written, there is none righteous, no not one. Walang taong hindi makasalanan, kahit isa. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Yes. Lahat po tayo, walang malinis, walang hindi makasalanan, lahat tayo makasalanan. Saan pa nag-umpisa kasi yung pagiging makasalanan ng isang tao? Doon sa Genesis chapter 3, naka-record kung paano nagkaroon ng sinful nature ang tao, sina Adam and Eve, yung unang mga magulang natin. And since that time,
sin entered into the world. As a matter of fact, the first child mentioned in the Bible, sa Genesis chapter 4 verse 8, committed the crime of murder. Cain murdered his very own brother Abel. And that is the result of sin. Nagkaroon ng sinful nature ang tao. Sa Romans 5:12 ang sabi, wherefore as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay makasalanan. Hindi natin kailangan naturuan ang bata na magsinungaling para siya ay magiging makasalanan. Natural sa bata na magsinungaling, natural sa tao na gumawa ng kasalanan. Why? Because that is our human nature. We do not need to kill, we do not need to commit adultery in order to be considered a sinner. Nagagawa natin yung mga kasalanan na yan dahil ang nature natin tayo ay makasalanan. As a matter of fact, King David in Psalms 51 verse 5 ang sabi na, behold, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. Yes. Ipinanganak tayo sa kasalanan. Why all this murder, corruption, rape, rebellious children na nakikita natin? Because of the human nature of man. Kaya ang sabi ni Charles Spurgeon, I quote, as the salt flavors every drop in the Atlantic, so does sin affect every atom of our nature. It is so subtly there, so abundantly there, and if you cannot detect it, you are deceived. No single soul could honestly claim that he is not a sinner. At yan ay kailangan natin ipaliwanag sa mga tao na binabahagian natin. Sa 1 John chapter 1 verse 8 ang sabi, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Ang tao na hindi umaamin na siya ay makasalanan, niloloko lang niya ang kanyang sarili. Isaiah 64 verse 6, but we are all as unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Even our own righteousness are considered as filthy rags in the sight of God. Unless a man is quickened by the Holy Ghost, he is spiritually dead. Kaya ang tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi pa tumanggap sa Panginoong Jesus na kanyang tagapagligtas, ang tawag dyan ay patay. Yes. Spiritually dead. 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Yung mga wala pa sa Panginoon, kalukuhan sa kanila ang salita ng Panginoon. Yes. Kaya hindi kayo magtataka na kung minsan may babahagyaan kang tao, babastusin ka lang. Hindi ka papansinin. Because the word of God is foolishness to the natural man, to the unsaved. For they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. So, the person without Christ is alive physically, but dead spiritually. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, doon sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Buhay physically, pero patay spiritually. Yun ang kalagayan ng tao. Kung wala ka pa sa Panginoong Jesus, you are a sinner, you are spiritually dead, na kailangan mong mabigyan ng buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. That's number one. And number two, show him God's provision for salvation. Pagkatapos na ipakita natin yung kanyang kalagayan sa harapan ng Panginoon na marumi at makasalanan na kagaya din natin, ipakita natin na may paraan ang Panginoong Diyos para malinis ang kasalanan ng isang tao at magiging ganap, magiging banal sa harapan ng Panginoon. Sin separated us from the perfect and sinless God, yet God has provided a way to receive forgiveness. Yeah. Through Jesus Christ. Philippians 2:6 hanggang 11 ang sabi doon, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men,
and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ito ang paraan ng Panginoon para sa ikaliligtas ng tao. Ang Panginoong Hesus, iniwan niya ang kanyang trono sa langit, nagpakumbaba. Pumayag siya na siya ipapos sa cross at ibuhos ang kanyang banal na dugo, sapagkat iyan lamang ang paraan na ang kasalanan natin ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. By his stripes ye were healed. So by his mercy, God sent his son to die the supreme penalty of crucifixion to save us. Sa 2 Corinthians 5:21, for he hath made himself to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. In order to be reconciled to God, we need to receive Christ. We need to believe that he is the Savior. And once you receive Christ as in your heart as your Savior, he will give you a new life. Yes. Bibigyan ka ng buhay na panibago. Katulad nung na minsan nabanggit ko na ito, si Gaylord Kambarami, General Secretary ng Bible Society sa Zimbabwe, minsan ay may nakausap siya na tribe man sa Zimbabwe, at binabahagian niya ng salita ng Panginoon para makilala sa Panginoon. Pero sabi nung tribe man, I will accept your Bible, pero sinasabihan na kita at pinapangunahan na kita, itong Bible na ibibigay ko sa akin, lahat ng pahina nito ay pambabalot ko ng tabako para tabakuin ko. Pero sabi nitong si Gaylord Kambarami, sige, payag ako na pambalot mo ng tabako yan. Pero bago mo tabakuin, bago mo pambalot ng tabako, basahin mo muna. So that was the deal. At after that, nagkahiwalay na sila. After 15 years, itong si Gaylord Kambarami at saka yung tribe man, nagkita sila sa isang convention sa Zimbabwe ng Bible Society. At nagkita sila doon at nagtaka itong si Mr. Kambarami, sapagkat siya ay nakalagay sa program na mag-testify, mag-share ng testimony. At bahagi ng kanyang testimony na narinig ni Gaylord Kambarami ay ito, I go, I smoke Matthew, I smoke Mark, and I smoke Luke. But when I got to John 3:16, I couldn't smoke anymore. My life was changed from that moment. So, yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Wow. Merong kapangyarihan ang salita ng Panginoon na magbago sa buhay ng isang tao. That's right. Ang atin lamang ay ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ang takbo ng isip ng isang tao. Right. Wala tayong kakayahan para baguhin ang pag-uugali at pananaw ng kapwa-tao natin. Yes. But the Word of God is powerful, quick and powerful. Amen. It has the power to change lives. Amen. Alam niyo po, ang ating pamahalaan ay nag-allocate ng billions and billions of money para paayusin, ipatayo ang mga kulungan, ang mga prisuhan. Pero kahit gaano katagal ang isang tao na makulong sa binibig, kung ang taong yan ay hindi binago ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang puso at buhay, paglabas ng taong yan, mamamatay tao pa rin yan. Pero ang tao, kahit hindi mo ikulong, kahit hindi mo kasuhan, kung yan ay nakakilala na sa Panginoon at binago na ng Panginoon, hindi mo na kailangan ikulong yan, sapagkat yan ay babaguhin ng Panginoon. Yes. One time when I was in Vigan, meron kami doon na prison ministry. Meron isang tao doon na convicted ng ilang taon dito sa Bilibid, nakalabas sa Bilibid sapagkat nakakomit ng crime na murder. E nagtaka kami sapagkat sa provincial jail, at sa provincial jail ng Vigan, Ilocosor, na roon, nakakulong na naman.
At iba na namang kaso na martyr ang kanyang hinaharap. Pagkalabas na dito sa Bilibid, umuwi sa Ilocos Sur, nasalubong niya yung kaaway niya, pinatay niya ulit. So yan ang sinasabi na kahit ilang beses may kulong ang tao, kung hindi yan binago ng Panginoon, that is his nature. Katulad sa mga tingnan niyo mga snatcher diyan sa Kalkali noong hindi pa pumasok itong Duterte administration. Ako na mismo na ilang beses ko na naranasan na na-snatch yung kanyang aking wallet sa Monyos, na-snatch yung aking cellphone habang naglalakad kung saan-saan diyan. Naglipa ng snatcher dati. Ngayon kasi medyo 'di ba wala na masyado. Sa aking pagpapractice bilang abogado, yung mga snatcher na yan, robbery ang kaso, ang laki ng piyansa niyan. Pero magtataka kami, pagka pinakawalan ng judge yan dahil nakaya din nila magpiyansa, susunod na buwan, yan na naman. Sasabihin ng judge, ikaw na naman. Di ba ikaw yung nagpiyansa na kung nakaraan? Ibig sabihin, ang tao kapag hindi nakakilala sa Panginoon natural sa kanya, nagumawa ng kasalanan. Right. So kung gusto natin na ang isang tao ay magkakaroon ng totoong pagbabago ng buhay, pakilala natin sa kanila ang Panginoon. Yeah. At kapag nakilala nila ang Panginoon, yan ang totoong pagbabago ng buhay. Yun yung inquiry ni Nicodemus sa Panginoong Jesus. One night, a religious leader named Nicodemus went to Jesus. Pumunta doon gabi sapagkat ayaw niya na makita ng tao, nahihiya siya sa mga tao sapagkat isang religious leader magtatanong kay Jesus Christ tungkol kung paano may panganak na maguli. Sabi ng Panginoon sa kanya sa John chapter 3 verse 5 to 7, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, if a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again." Ano yung born again na sinasabi dito? Kasi tayo, ang isang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ipinanganak isang beses, mamamatay dalawang beses. Right. Yan ang aral sa Biblia. Ipinanganak isang beses, yun yung ipinanganak siya ng nanay niya. Pero mamamatay dalawang beses, mamamatay sa katawan, that is physical death, and mamamatay spiritually, because eternally, he shall be separated from God. He will be cast into the lake of fire. That is the eternal death. Pero ang anak ng Panginoon, yung tao na kumilala sa Panginoong Jesus na kanyang tagapagligtas, he is born twice, and he will die once. That's right. Why? Because he has been born again. Ipinanganak siya ng nanay niya, physical birth. Ipinanganak siya sa Espiritu noong tinanggap niya si Jesus Christ. Yeah. Kaya hindi maunawaan ni Nicodemus. Tingnan ninyo. Religious leaders, hindi rin religious leader ng mga Hudyo, nagtuturo ng spiritual na bagay sa maraming tao, pero hindi niya alam kung paano ipanganak na maguli. Basahin niyo dyan sa John chapter 3. Hindi niya alam. Nakatulad ngayon, maraming nagtuturo ng Biblia, they claim to be servants of God, and yet, they cannot tell you how to go to heaven. In this church, the main message is to teach to them how to avoid hell and go to heaven. Yes. Because that is the reason why Jesus died in the cross of Calvary. Amen. So, ang sabi ni Jesus kay Nicodemus, you need to be born again. Ang sabi nito religious leader na ito, paano ako babalik sa sinapupunan ng aking nanay para ipanganak na maguli? E sabi ni Jesus Christ, hindi yun ang ibig sabihin. You must be born again, born in the Spirit. You need to believe that I am He, na ako yung pinadala na tagapagligtas. So if you want to go to heaven, you need to be born twice, and you will die only once. But if you were born only once, you will die twice. Sapagkat pagkatapos na mamatay ka physically, when you face God on Judgment Day,
you will hear him say, cast him into the lake of fire. I never knew you. Nabasa na natin noong nakaraan yung verse na yan. So, those are the two kinds of birth. Kailangan natin makilala ang Panginoong Jesus na ating tagapagligtas sapagkat siyang ibinigay ng Panginoon. So, Jesus is God's provision for man's salvation. Kaya kapag tayo nagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon na show him his sinful condition, number two, show him God's provision for man's salvation. And God's provision is this, Jesus Christ. Sapagkat siya ang daan, katotohanan, at buhay. Ibinigay ng Panginoon. Number three, show him how to receive God's gift of salvation. Paano natin matatanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus? Sa Romans chapter 10 verse 9, ang sabi, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. That is the message of the Bible. Ang iba ay pinagpipilitan na kung hindi ka sasama sa amin at magbibigay ng abuloy sa amin at mag-offering sa amin, hindi ka pupunta sa langit. Walang aral ng Biblia na ganun. Amen. And we do not teach in this church that you became a Baptist in order to go to heaven. Amen. Because you may, kahit ikaw ay magiging membro ng lahat ng simbahan sa Pilipinas, ilista ang pangalan mo sa lahat ng membro ng lahat ng simbahan. If your name is not written in the book of life in heaven, you will be cast into the lake of fire. Amen. Paano may susulat ang pangalan ng isang tao sa book of life sa langit? You need to humble yourself. I repeat that word, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. For whosoever shall call upon the name of the Lord, thou shalt be saved. Maliwanag po eh. Yan lang pong paraan para makamdan natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoon. So the death of Christ does not automatically save all sinners. Malimit kong sinasabi, lahat ng tao nilalang ng Panginoong Diyos. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ayaw lamang mga tumanggap sa Kanya, naniwala sa Kanya na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Because we need to receive that gift of salvation. God sent His Son as a gift to give to us eternal life. But you have the option is either to reject or receive it. Nakagaya nung ini-illustration ko lagi, this is a gift. 100% you believe that this is a gift. Pero ano ang dapat mong gawin para mapasa iyo itong regalong ito? Tanggapin mo. Kahit ito ay regalo na intended na bigay sa'yo, kung ayaw mong tanggapin, wala akong magawa. At hindi mo makakamtan at mapapasa iyo ang gift na ito. We need to receive it. Merong isang kaso sa Amerika, si George Wilson ay convicted ng robbery. At si President Andrew Jackson issued a pardon for George Wilson. Binigyan siya ng pardon. Pero nakakapagtaka sapagkat itong si George Wilson, he rejected the pardon coming from the United States America President. At ang usapin na yan ay pumunta sa Supreme Court ng Amerika. At sa decision ni Chief Justice John Marshall, ito ang bahagi. Ito decision ng US Supreme Court ito. Ito ang sabi, I quote, a pardon is a slip of paper, the value of which is determined by the acceptance of the person to be pardoned. If it is refused, it is no pardon. Yes. George Wilson must be hung. Ang pardon po kasi ay kailangan po yung tanggapin. Kasi hindi po pwedeng ipilit sa isang tao ang isang biyaya na ayaw niyang tanggapin. Kaya itong si George Wilson binitay. The same is true with the gift of salvation. We need to receive it. At sa mga binabahagian natin, ipaliwanag natin, you need to receive it. You need to believe that Jesus died for you. Sa 1 John chapter 5 verse 12,
He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Yung tao na merong Kristo sa buhay, may buhay na walang hanggan. Yung tao na walang Kristo sa buhay, walang buhay na walang hanggan. The blood of Christ will wash away our sins. Sa Isaiah 1:18, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Kahit gaano kadumi ng kasalanan na nagawa mo sa buhay, ikaw ay mamamatay tao, ikaw ay lahat na. Pero kung ikaw ay lumapit sa Panginoon, ang dugo ng Panginoon may kapangyarihan na hugasan ang ating kasalanan. When a person trusts Christ for salvation, he or she will become a saint in the sight of God. Sa 1 Corinthians 1:2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Ang tawag ng Biblia doon sa mga tao na nagsitanggap kay Kristo na kanilang tagapagligtas ay mga banal. Hindi sa kabanalan natin kundi yung kabanalan ni Kristo na tinanggap natin. That is the so-called imputed righteousness. Kinuha, inako ng Panginoong Jesus yung ating kasalanan. At ibinigay sa atin yung kanyang kabanalan. With all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So ang nagsasabi na ang isang tao ay banal, Panginoong Diyos. Amen. He is the one who will declare whether a person, a sinner, is a saint or not. Merong dalawang magkapatid na kilalang talaga namang masasama sa lugar na kinalalagyan nila. Dumating ang panahon na yung isang kapatid ay namatay. At yung kapatid na nabuhay, gusto niya na magkaroon ng libing ng katulad ng libing ng isang hari ang kanyang kapatid. Kinausap niya yung pastor na nakilala niya doon sa lugar at sabi niya, "Pastor, I want you to conduct a funeral service for my brother like a funeral service of a king. I will pay you $10,000. Pero ipangako mo sa akin na doon sa preaching mo, sasabihin mo na ang aking kapatid ay saint. Sasabihin mo na siya ay banal." Eh, kilala yung kapatid niya na mandarambong, na drug addict, na drug lord, na mamamatay tao. Pero ang gusto nitong kapatid niya, sasabihin ng pastor na yung kanyang kapatid na namatay ay banal. Siya ay santo. Eh sabi nung pastor, sige. Pumayag yung pastor. At doon sa kanyang bahagi ng sermon, ito sinabi niya, ikot ko lang. Sabi niya, "The man you see in the coffin was a vile and devout individual. He was a liar, a thief, a deceiver, a manipulator, a reprobate, and a hedonist. He destroyed the fortunes, careers, and lives of countless people in this city, some of whom are here today." Sapagkat napakaraming tao. "This man did every dirty, rotten thing you can think of. But compared to his brother, he was a saint." Nakuha niyo. Late yung tawa ng iba eh. Ibig sabihin, sasama nitong namatay, kung ikumpara mo dito sa kapatid niyang buhay, banal pa siya. Pero sa totoo lang talagang problema sila sa lugar nila. Ibig sabihin, it is God who declares a sinner saint. Right. Panginoon ang nagsasabi niyan, hindi tao. Ang tao, ang tingin natin sa kapwa, na tingnan ninyo yung namatay ng isang drug lord sa Visayas. Nakalimutan ko yung pangalan. Noong inilibing, libong tao ang pumila para siya ay samahan sa libingan. Alam niyo kung bakit? Yung drug lord na yun, marunong mamigay ng pera sa mga mahihirap. Pero sinira niya ang buhay ng maraming kabataan dahil sa kanyang pagbibenta ng droga. Ganyan ang tao. Kung natutulungan mo ang kapwa-tao mo, ikaw ay mabuti sa kanya. Subjective ang tao. Pero sa Panginoon,
ang Panginoon ang magsasabi kung tao ay banal o hindi. Ephesians 2:19, tingnan ninyo. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. Sapagkat ang tawag sa mga tao na tumanggap sa Panginoon, saints. Right. And of the household of God. Amen. We are saints in the sight of God, not because we are not committing sin, but because of the imputed righteousness of Christ. Right. Gusto ko man matandaan natin ito, mga kapatid. Ha? At sapagkat ito isi-share natin sa mga pabahagian natin. As children of God, we have two natures. Yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, iisa lang ang katauhan nila. It is the old sinful nature. Pero sa anak ng Diyos, meron tayong dalawang pagkatao. Old sinful nature, new nature. Yung old sinful nature natin na narito sa katawang ito, ang gusto nito ay gumawa ng labag sa kalooban ng Panginoon. Ang gusto nito ay mag-enjoy sa kamunduhan, gumawa ng kasalanan. Pero yung new nature natin, noong tinanggap natin ang Panginoon, yun yung sa paningin ng Panginoon, banal yun sapagkat yun ay binili ng Panginoong Jesus sa kanyang banal na dugo. That is why, in salvation, we have these so-called pretenses of salvation. We have been saved from the power of sin. We have been saved from the penalty of sin. But we are still to be saved from the presence of sin. Habang tayo ay nabubuhay, mga kapatid, nakakagawa tayo ng pagkakamali at kasalanan. Dahil sa old sinful nature natin. Sabi ni Apostle Paul, yung mga gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung mga ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Dahil dito sa katawan na makasalanan. Pero pag tayo ay lumisan sa katawang ito, wala na yung kasalanan nito sa pag-iiwan natin. Because we have two natures. The old sinful nature and the new nature. Ang mga hindi anak ng Diyos, old sinful nature lang yan. Wala silang new nature. They will die, they have been born once, they will die twice. Hindi kagaya natin, ipinanganak tayo dalawang beses. Sa nanay natin at sa Espiritu ng Panginoon, mamamatay tayo isang beses lang. So yan po ay babahagi natin sa kanila. Number 4, show him a good testimony. So paano magdala ng kaluluwa sa Panginoon? Una, ipakita natin yung kanyang makasalanang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, ipakita natin na may provision ang Panginoon para sa kanyang kaligtasan. Pangatlo, pakita natin kung paano mapapasa kanya ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. And number four, show him a good testimony. Pakitaan natin sila ng magandang testimony. Sapagkat ang isa sa pinaka-effective na pag-testify sa Panginoon ay yung magandang testimony natin. Sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. That is testimony. Malimit karirinig natin. May mga tao na palasimba, akala mo banal kapag kaaraw ng Linggo. Pero Lunes hanggang Sabado, sabi nila, demonyo. Ang anak ng Panginoon, we need to live a godly life. Ipakita natin ang magandang testimony sa mga lalong-lalo sa mga mahal sa buhay natin. Sa mga young people, kung unsafe pa ang mga magulang ninyo, ipakita natin. Sa mga magulang, ipakita natin. Sa mga mahal natin sa buhay, mga anak natin. Ang buhay ng isang tao na totoong binago ng Panginoon. Tignan ninyo yung testimony ni Pastor Samson noong family, yung couples banquet natin. Yes. Sapagkat si Pastor Samson ay dating sa bungero, dating addict, dating ang lakas manigarilyo at ang lakas uminom ng alak. Noong siya ay tumanggap na sa Panginoon, hindi niya nawala yung kaagad. Itinatago niya kay Sister Malo yung kanyang pagsisigarilyo. Minsan siya, nagtatago na niya ni Garilyo, nakita ng anak niya. Sabi niya, Daddy, pag laki ko, titigarilyo din ako. Kung ano nakikita nila sa atin.
yun ang kanilang mapapansin. So we need to show them a good testimony. 1 Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people. Tayo po ay hindi ordinaryong tao sa mundong ito. Please, remember that. Yes. Sabi sa nabasa natin, we are ambassadors for Christ. We are the representatives of heaven in this planet. We are peculiar people. Tingnan ninyo, ulitin natin. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye, tingnan ninyo, that ye should show forth, hindi na nasusundan, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Tinawag tayo ng Panginoon, inilipat tayo ng Panginoon mula sa kadiliman ng magiging kasalanan at dinali tayo sa kaliwanagan. So we are peculiar people. Merong isang 18-year-old na babae na nagsimba sa isang simbahan na malapit lang sa kanilang bahay. At doon sa kanyang pagsimba, narinig niya yung mensahe na ipinangaral ng pastor doon sa church na yon. After that, gumawa siya ng sulat at in-address niya sa mga church members noong simbahan na yon. Ito ang sinabi ng kanyang sulat. Dear church members, last Sunday I attended your church and I heard the preacher. In the sermon, the preacher said that all men have sinned and rebelled against God. Because of the rebellion and disobedience, they all face eternal damnation and separation from God. Yes. But then he also said, God loves man and sent his son Jesus Christ into the world to redeem man from their sins, and that all those who believe in him should go to heaven and live with him eternally. My parents, sabi niya, my parents recently died in rapid succession. Ang magulang niya ay magkasunod na namatay. Kapitbahay lang ng church, ang bahay nila malapit lang. I know they did not believe Jesus Christ, whom you call the Savior of the world. If what you believe is true, they are dumb. You compel me to believe that either the message is true, that you yourself don't believe this message, or that you don't care. You see, we live only 3 blocks from your church, and no one ever told us. Nakakalungkot, di ba? Ang church ninyo, ipinapangaral ninyo na kapag wala si Kristo sa buhay ng isang tao, he will be dumb forever. Pero kami, matagal na tayo magkapitbahay. Ilang block lang ang pagitan natin na matay na ang magulang ko, magkasunod. Wala man lang ni isa sa inyo ang dumalaw at isinyer ang kaligtasan na ipinapangaral ninyo. That is why every Saturday, merong resaturation ang mga young people. Sina Brother Dwight, sina Brother Jomar. At ako din, ako ang notary public dito sa lugar na ito. Lahat ng nagpapanotaryo ay iniimbitahan natin at sinisiran natin ng salita ng Panginoon. Sina Nanay, nakilala ko sila sa notaryo. Noong nagpanotaryo sila, sabi ko, magsimba po kayo kung meron kayong oras sa linggo, 10 o'clock po ang aming service. Sabi ni Nanay, ano po ba kayo? Ano bang relihiyon nyo? Sabi ko, Baptist po kami. Ay, kami ay fundamental Baptist din, sabi niya. Eh, sabi ko, saan kayo nagsisimba? Saan, Nay? Saan kayo nagsisimba? Ano? Oo, naghahanap pa lang. Sabi ko, subukan niyo po. Kaya ito, nandito sila ngayon. Yeah! At marami ako, at marami kayong nababahaginan dyan. At pagdating ng araw, kapag magkaroon tayo ng space na maluwag-luwag, talagang mag-iimbita tayo ng maraming tao. Halimbawa, ngayon, mag-imbitahan ko lang ang polis ng Marilao na magsimba sa atin. Wala tayong mauupuan eh. Wala tayong mauupuan. Ako rin po ang abogado ng Homeowners Association dito. Lahat ng presidente ng cases dyan ay kilala ko po. Eh kung lahat yan imbitahan ko,
eh wala na tayong mapaglalagyan. Kaya, Lord, please provide us a property. Please, Lord, because our desire is to bring thousands of souls to the Lord. Pag-pray po natin yan. Pag-pray po natin yan. Merong bawang organize dito na ay anti-crime organization at ako na naman yung kinuha nilang abogado nila. Maraming mga kalalakihan. Anytime, pwede ko sila imbitar o punta kayo sa church namin. So, let us do our best sapagkat pagdating ng araw na makikita-kita tayo sa judgment seat ng Panginoon at yung mga taong yan na kapitbahay natin ay hindi man lang natin nabahagian. Sabihin sa atin, ikaw, hindi mo man lang ako sinabihan magkapitbahay tayo noon. Meron dyan, nagpanotaryo sa akin, dyan sa likod lang. Nagsisimba na daw sila, saan? Pero sabi ko, try nyo magsimba doon sa amin. Wala pa, hindi pa po pumunta dito. Atin lang, wala na tayong pananagutan kung ayaw nilang makinig, kung ayaw nilang maniwala, basta ang mahalaga lang sa atin ay magawa natin yung ating obligasyon. Amen. Na i-share sa kanila ang mabuting balita na ang Panginoong Jesus ay naparito, namatay para sa ating lahat. Yes. Para sa kaligtasan nating lahat. Yes. Yun lamang ang ating gawin. So as we close our theme this month of February, Win the Lost at Any Cost, please remember these things on how to share salvation to the lost. Number one, show him his sinful condition. Number two, show him God's provision for salvation, and that is Christ. Huwag nating sabihin na dumalo ka sa amin, magiging baptist ka at ikaw ay pupunta sa langit. No. That is not the way of salvation. Walang reliyon na papasukan para punta sa langit. Kasi kung yan ang paraan, hindi na dapat ipinako si Cross, si Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. And number three, show him how to receive God's gift of salvation, and that is by faith in Christ Jesus. And show him a good testimony. Ipakita natin na tayo nga ay binago ng Panginoon. Huwag tayong ma-discourage kung minsan parang walang naniniwala. Hindi natin alam. Pag kaya na ay napunlaan natin, natamdan natin ng salita ng Panginoon, unti-unting tumutubo yan eh. Pagdating ng araw, pag nakilala mo, magugulat ka na lang. Yung binahagian mo ngayon, pagdating ng araw, many years from now, naging pastor pala. Yes! Naging evangelist pala. Yes! Naging mabunga palang anak ng Panginoon. So huwag niyo ma-discourage. Ang atin lang ay magbahagi lang. Yun lang naman yung utos ng Panginoon sa atin eh. Ang pagbabago ng buhay ng Panginoon, ang pagtanggap nila sa Panginoon, trabaho na po ng Holy Spirit yan. Trabaho na po ng Holy Spirit. Let us pray. Thank you, Lord, for the message that you have given us. This morning, salamat po sa aming theme ngayong month of February, Win the Lost at Any Cost. Salamat po sa mga kapatiran na may burden na ibahagi ang mabuting balita sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, at sila'y nagdadala ng mga bisita para makapakinig ng aral ng kaligtasan, Panginoon, mula sa inyong banal na salita. Kayo po ang aming pinapapurihan, pinasasalamatan, Panginoon, sapagkat sa inyong awa at biyaya sa amin, inaapon niyo po ang aming kasalanan at ibinigay niyo sa amin ang inyong kabanalan. Yes. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na ipinako sa krus ng Kalbaryo, ibuhos ang kanyang dugo upang linisin kami sa aming karumihan at kasalanan. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Habang lahat kayo ay nakayuko at nakapikit, just a short invitation for everyone sa mga anak ng Panginoon. Kung paano nagtrabaho ang mensahe sa inyo sa umaging ito, I don't know. But the altar is open for everyone na gustong manalangin. Kung ano man ang gusto natin ilapit sa Panginoon. Mga kapatiran, let us continue to pray for our loved ones, for their salvation. Let us continue to pray for the needs of this church. Let us continue to pray for the vehicle of the church that we need. Let us continue to pray for a land and building for this church. At isama na din po natin ipanalangin na magkaroon tayo ng bagong piano. Na yung piano na yan ay tinutugtog yun ay atin na yan. Let us pray for that. At doon sa mga bisita namin sa umagang ito, at doon sa mga kahit dati na mga nag-a-attend,
Ang panalangin mo sa umagang ito, Panginoon, naunawaan ko po na ako ay isang makasalanan. Hindi karapat dapat sa iyo. Subalit sa umagang ito, ako'y nagpapakumbaba. At tinatanggap kita sa aking puso na aking Panginoon at tagapagligtas. Baguhin mo po ang aking buhay, dinisin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tatanggapin kita sa umagang ito na aking Panginoon at tagapagligtas. Yan ang iyong panalangin. If that is your prayer, just raise your hand and we will pray for you. Meron po ba? Meron po ba manalangin ng ganon? Gusto ko pong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Gusto ko pong tanggapin si Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas, na kapag ako'y mamatay, may kasiguraduhan ako na sa langit ako pupunta. That is your prayer. Please raise your hand. Meron po ba? Okay, if you are shy, nahihiya na magtaas ng kamay, just pray with me. I-lead ko po kayo sa prayer of acceptance. Gawin niyo pong personal ang panalangin na ganito. Pagtanggap sa Panginoon. Ito po ang panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay isang makasalana. Hindi karapat-dapat sa inyo. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat pinadala niyo ang inyong buktong na anak na si Jesus na matay sa krus ng Kalbaryo. Ebuhos ang kanyang banal na dugo upang linisin ako sa aking kasalanan. Sa umaga po ito, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ko ang Panginoong Jesus na siya ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa kaligtasan na ginawa mo po para sa akin. Baguhin po ang aking buhay. Turuan mo po ako at bigyan mo po ako ng kapangyarihan na mamuhay ayon sa iyong kalooban na lumakad sa panibagong buhay. Salamat, Panginoon. Ito'y aking pinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If you pray that prayer, the Bible says, those who receive Jesus as their Lord and Savior, He will give them power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Let us continue to pray. Oh Lord, ipinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. We have done our part. Kayo na po ang bahala na magtrabaho sa puso ng bawat isa. Yung banal na salita, we believe that it will not come out void kapagat ito ay magbubunga ayon sa iyong kalooban at sa tamang panahon na iyong kagustuhan, Panginoon. Kayo po ang aming pinapapurihan, pinapasalamatan sa lahat ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin sa umaga nito. I pray for our brethren na may mga problema, mga sulinanin sa buhay. Lalo na yung mga nandito sa harap, kung ano man ang tanang inilapit sa inyo. Lord, tulungan niyo po sila na makayanan ang mga trials na pinagkaloob mo na kanilang maranasan para sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na may mga hanap po ay negosyo, Panginoon. Pagpalain niyo po sa lahat, bigyan sila ng papor. Yung mga kapatid na nagtatrabaho, yung mga teachers, mga engineers, mga doctors, iba pang profession, pagpalain niyo po sila. In the midst of this pandemic, we believe that you are still on your throne and you promise that you will never leave us nor forsake us. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na nandito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat tatay na nandito. Pagpalain niyo po ang bawat nanay na nandito at ang mga kabataan, Panginoon. Bless everyone upang us. Ingatan niyo po kami sa aming pag-iwan-iwalay sa umaga nito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng ito aming pinalangin. Amen. Let us all stand up and let us sing the song. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord. All together, sing. Thank you. Thy great salvation song.
Before the presence of His glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever, and all of God's people will say, Amen. Amen.